Nakapagpiyansa na si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para sa kasong graft. Ipinagpaliban naman ang pagbasa ng sakdal sa kanya sa Valenzuela Regional Trial Court kanina. Live mula sa Valenzuela City, nasa frontline ng balitang yan, si Rhea Fernandez. Rhea, saan na ngayon dadalhin si Alice Guo? Cheryl, mag-aalas 6 ng gabi kanina nang makaalis dito sa Valenzuela RTC si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Naudlot man ang pagbabasa ng sakdal sa kanya ay nagpiansa naman itong si Guo para sa kanyang 2 counts ng graft. Pero imbes na 180,000 pesos, ginawang 540,000 pesos ng korte ang halaga ng kanyang bail. Mahigpit ang seguridad ng dalhin si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Valenzuela Regional Trial Court kaninang tanghali para sa arraignment ng kanyang graft case. Isinara pa ang kalsada sa harap ng gusali habang nakakalat ang mga pulis at ilang miyembro ng SWAT na naka-bulletproof vest. Pinagbawalan ding mag-record ang mga reporter sa loob ng korte. Pero hindi natuloy ang pagbabasa ng sakdal kay Guo. May nakabinbin pa kasing motion to quash information ang kampo ni Guo na inihain nila noon pang hawak ng Kapas Tarlac RTC ang kanyang kaso. Dahil dito, binigyan ng korte ang prosekusyon hanggang September 25 para maghain ng komento sa motion to quash information ng kampo ni Guo. Sakaling ibasura ang motion ito, itinakda sa September 30 ang bagong petsa ng arraignment at pre-trial para sa kaso ng dating alkalde. Pinagsusumite rin ang prosekusyon ang kanilang posisyon sa hiling ng kamera na ilipat sa kanilang kustodiya si Guo. Pinakontempt kasi kahapon ng House Squad Committee dahil daw sa pagsisinungaling at pag-iwas sa mga tanong ni Guo. Nagdebate naman ang depensa at prosekusyon sa korte kanina kung saan dapat i-detain si Guo. Naglabas kasi ng kautosan ang Pasig RTC Branch 167 na may hawak ng kasong qualified human trafficking laban kay Guo para ikulong siya sa Pasig City Jail Female Dormitory. Kung abogado ni Guo na si Attorney Stephen David ang tatanungin, dapat manatili ang kanyang kliyente sa PNP Custodial Facility dahil isa siyang high-risk detainee. Kinalaunan, humirit na ang kampo ni Guo na magpiansa sila. Imbes na 180,000 para sa 2 counts ng graft, naging 540,000 pesos na ang halaga ng bail ni Guo matapos itong triplihin ng Valenzuela RTC. Cheryl, dahil nakapagpiansa na ang kampo ni Guo bago ang itinakdang deadline ng korte, ay susundin na ngayon ng PNP ang commitment order ng Pasig RTC kaugnay naman ng kanyang kasong qualified human trafficking. Ibig sabihin yan, sa Pasig City Jail Female Dormitory na ide-detain si Guo. Pero bago yan, kailangan muna niyang sumailalim muli sa medical at booking procedure sa PNP Custodial Center. Cheryl? Maraming salamat, Rhea Fernandez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.